ang gawahang content. Nangingisay, sumisigaw ng mga hindi maintindihan kataga, nagpagulong-gulong at parang wala sa sarili. Yan ang nadokumentong epekto sa dalawang babaeng tumira umano ng liquid ecstasy. Animoy sinapian o di kaya'y zombie ang dalawa. Naninilisik din daw ang kanilang mga mata. Hindi makausap ng maayos at wala sa wastong katinuan. Ang videong yan nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency mula sa 35 anyos sa tulak kumanong si Lester Almalbes na naaresto sa isang entrapment operation sa Mandaluyong kagabi. Kasama niyang naaresto sa isang condominium si Harold Peñaflor. Nakuha mula sa condominium unit ng dalawa ang nasa 666,000 pesos na halaga ng hinihinalang droga. Kabilang dyan ang 6 na pakete ng cocaine, 70 tableta ng ecstasy at halos 2 litro ng liquid ecstasy na nakalagay sa mga bote ng energy drink. Ayon sa PDEA, posibleng talamak na binebenta na sa merkado ang bagong variety ng ecstasy na hinahalo sa cocaine. Sa mga club at bar daw ito ibinebenta kung saan nabibiktima ang mga kabataan. Ang delegado dito, yung mga unwilling victim na hindi nila alam, madaling ihalo sa mga drinks to during parties. Ang source ng naturang droga, nasa loob daw ng New Bilibid Prison. Marami pong new players. Napakarami. Kaya kung titignan mo, imbis na nababawasan ng problema sa NBP, lalong lumalaki. Kasi yung last 5 bypass operation namin, ang source NBP. And nobody knows who are these people. Hindi namin kilala. Not known. Ang number one solution, matagal ko na sinasabi, is wasakin na yung buong NBP at ilipat yan sa isang ideal facility. Dagdag pa ng PDEA, lubhang delikado ang ganitong uri ng ecstasy. Sa lakas kasi ng tama ng droga, tiyak mamamatay ang sino mang user na ma-overdose nito. Sinampanan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 2 suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Arestado rin sa bypass operation sa Quezon City ang mga tulak umanong sina Joban Cariño at Merhan Jahiron. Sa bypass operation ng QCPD, nakabili umano ang pusher buyer ng 10,000 pisong halaga ng pinaniniwala ang marijuana sa 2 suspect. Bukod sa nabiling marijuana, nakuha rin mula sa 2 ang 21 tableta ng pinaniniwala ang ecstasy at 2 sachet ng umano'y cocaine. May kukuha lang po sa akin. Kukuha sa iyo. Magkano kukunin daw sa iyo? 4 po ata. Sir. Ha? 4 po. Wala po alam dyan. Wala kang alam. Hindi sa iyo yung nakuha dyan. Hindi po. Ayon sa QCPD, konektado ang 2 na aresto sa mga nahuli sa operasyon din ng QCPD noong December 31, 2017. Nasa 1,000,000 pisong halaga ng cocaine, liquid ecstasy at ecstasy tablet ang nakuha sa mga suspect. Sa Quezon City pa rin, abot sa 20,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa mga tulak umanong sina Ron J.V. Piller at Michelle Ann Galang. Naareso ang 2 matapos ang bypass operation ng pulisya. Ayon sa mga pulis, tauan sila ng big time tulak umanong si Karen Cabral. At large pa rin si Cabral na siyang target ng bypass operation. Sa sunod-sunod na operasyon naman sa San Jose del Monte, Bulacan, 23 sangkot umano sa illegal na droga ang naaresto. Ang ilan sa kanila, dati na raw may kaso ng droga at nasa drug watch list ng mga otoridad. Hindi lang po nagtuloy-tuloy sila, sila po ay nagpalawak ng kanilang base, ng kanilang operation. Dumami po ang kanilang mga customers. Sa nasabing malawak ng operasyon, tanging ang tulak umanong si Ricardo Cruz ang napatay. Nanlaban daw si Cruz nang matunugang pulis ang katransaksyon nila. Nakuha sa kanya ang 1 baril at 2 gramo ng hinihinalang shabu at marijuana. Cesar Apolinario, GMA News.